Magandang umaga mga ka-kitchen! Welcome back ulit sa aking YouTube channel! Ngayong araw ay gagawa naman tayo at magluluto ng kakaibang recipe ng itlog! Samahan niyo po ako, tara i-intro na tayo! Ito po ang ating mga kakailanganin. Itlog lang. Nilista pa. Unang-una, paghihiwalayin muna natin yung egg yolk sa egg white. Maraming pamamaraan sa paggawa nito. Meron ding mga kagamitan para mas madaling gawin yung paghihiwalay ng egg yolk sa egg white. Depende na lang sa'yo kung anong gusto mo. So, depende po yan kung saan kayo mas komportable. Ang history ng ating recipe na gagawin sa itlog ay nag-originate sa France noong 17th century. Tinatawag din nila itong Eggs in the Snow. Ipinablish siya sa Le Cuisinier Francois noong 1651. O yan, diba? Ang hirap bigkasin, ha? After natin mahiwala yung egg yolk, ayan, nalagyan natin ng asin. Pagkatapos ay hahaluin lang natin siya o babatihin. Pwede nyo siya lagyan ng kaunting milk or konting water para medyo soft yung pagka egg yolk niya kapag naluto na. Hindi ko ito lalagyan kasi i-consume ko naman agad after niya maluto. So kung mai-stock nyo or later nyo pa kakainin, much better na lagyan ng pampalambot. Ngayon naman ay gunin natin yung ating egg white at uumpisahan na nating i-whisk. Kung wala po kayong electric whisker, batihin nyo na lang ng mano-mano. I sense something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Pineapple bouncers, go on pizza. It's a fruit and you know that. Pineapple bouncers, go on pizza. They just don't. Ayan, kapag nakita nyo po na ganito na yung texture niya, para na siyang cloud. Kaya nga cloud omelette, diba? Diyan na po kayo mag-i-stop mag-whisk. Itatabi muna natin yan at magpapainit tayo ng ulo. ng kawali sa kalan. Ilagay na natin yung butter at tunawin. Kung wala pong butter, pwede rin naman ang yung ordinaring mantika or pwede ring vegetable oil, pwedeng avocado oil, basta lahat ng klase ng oil. Huwag lang yung pinaglutuan ng tuyo. Ayan, ilagay na natin yung ating egg yolk. Medyo naparami yung lagay ko ng butter. Pero di bale. Iangat lang natin yung pan at ikot-ikutin at paikot-ikutin kagaya ng paikot niya sa'yo. Much better po kung yung gagamitin yung kawali ay flat yung puwet. Ang pangit, flat ang puwet. Charot. Ibig ko pong sabihin yung flat yung kanyang ilalim para mas malapad yung maging base niya, yung egg yolk. Ayon. Ayan, ilalagay muna natin siyang lahat and then aayusin natin after mailagay natin. Ihulma-hulma natin ng maayos para naman maganda-ganda sa paningin. Ayan. Ishi-shape natin dun sa kawali. And then takpan natin
at hayaan natin maluto. Gamit ang pinakamahinang apoy, lutuin lang natin ng 4 to 5 minutes. Jaran, luto na po ang ating cloud omelette. Ayan, kung mapapansin nyo nga po, hindi na cover nung egg yolk yung egg white. Kaya much better talagang malapad yung ilalim nung kawali. Hihiwain lang po natin siya sa gitna and then pagsasaklubin natin siya. Depende sa inyo kung anong gusto nyo, depende sa trip nyo, pwedeng nasa gitna yung egg yolk, pwede rin namang nasa ibabaw at sa ilalim. Bahala po kayo kung saan nyo gusto ilagay yan. Depende sa creativity nyo. At lalagyan ko to ng honey. Ayan, pwedeng-pwede pong lagyan ng kaartehan. Pwedeng ketchup, pwedeng topak, toyo. Pero wag lang po suka. So, yan na po. Dito na po nagtatapos ang ating video. Thank you. Bye-bye.